Good day mga bossing, kamusta na kayo? Medyo matagal na since yung last upload namin dito sa YouTube. Sobrang naging busy kasi kami ni Miss sa work at saka sa studies namin sa school. At sobrang na-appreciate namin yung mga nagbe-message sa aming FB page. Nangangamusta kung nagtatanong kung bakit wala kaming bagong upload sa YouTube. Pasensya na. Pero ngayon, bibigyan ko yun ng update. Magpapalit ako ng wiper dito sa aming Suzuki Espresso. At sa mga magtatanong kung para saan ba tong bar na to, yung kulay pulang yan. Dahil nga, madalas kaming magstay longer hours sa office. Gumawa na ako ng bar, yan o, hangiran, ng aming mga damit. So nandyan yung mga extra jackets at damit namin sa office. Sa likod, meron din kaming mga extrang sapatos. Yan. Para mas maging convenient kapag magpapalit kami ng damit, nandyan na lang sa likod. Sobrang sulit nitong Suzuki Espresso para sa aming mag-asawa dahil gamit na gamit talaga namin siya. Imagine, everyday, nagta-travel kami ng almost 70 kilometers at gamit namin itong Suzuki Espresso. At 2 taon na tong unit namin, never pa naman kaming nagkaroon ng problema. Wala pa kami na-experience na major problem. Talagang reliable itong sasakyan na to as an owner at based sa aming experience dito sa aming Suzuki Espresso. So for today's video, magpapalit lang kami, ako pala, dahil natutulog yung misis ko. Magpapalit ako ng wiper nitong unit namin dahil yung stock wiper is hindi na siya effective. Hindi na masyado makalinis ng dumi. Tag-ulan na ngayon, kailangan ko ng magandang wiper. Binali ko lang sa Lazada, pakita ko sa inyo later on. Tapos magpapalit na rin ako ng antena, pakita ko sa inyo kung bakit kailangan ko magpalit ng antena. Tapos bumili ako ng cover na ilalagay ko sa bawat pintuan nitong aming unit para mas magandang tignan. So tara, pakita ko sa inyo yung mga products na nabili ko. Ito yung nabili kong wiper from Lazada. Ito yung top 1 based dun sa top sales ng wiper na products, at binasa ko yung mga feedback, maganda naman, quality naman itong wiper na to. So magkaiba yung sizes niya mga bossing, size 18 or 18 inches, tapos 16 inches. Itong 18 inches, ito yung ikakabit natin sa kanan or dun sa tapat ng driver's seat. Tapos 16 inches, ito naman yung sa kaliwa, sa tapat ng passenger seat. Ito yung tinatawag na banana type, yan. Tapos, magpapalit na rin ako ng antena. Ganitong klaseng antena. Mamaya ako nabuksan. O, buksan ko na nga. Mabago-bago isip. Papakita ko sa inyo kung bakit kailangan ko magpalit ng antena. So, ito. Yan. Tapos, bumili rin ako ng cover doon sa may lock ng pinto. Ganito. Dinidikit lang siya. Dali lang. So, may eksena po yung aming pusa. Yan, kakabit ko na. Iangat muna natin itong wiper. Yan. Tapos lapit ko itong camera. Meron ditong bakal na nakausli. Yan. Bali, ipupush nyo lang yan. Yan, pupush lang natin yan para ma-unlock at matanggal natin itong stock na wiper. Yan, ayusin ko lang yung camera. Wala kasi si Mrs. para maghawak. Natutulog siya ngayon eh. So, yan. Push ko yung bakal. Ayan. Tapos, yung pinaka wiper, ipupush down. Yan. Push down lang. Yun. Tapos, dandaan natin tanggalin. Yan. Tanggal na siya. Ganun lang kadaling magtanggal ng wiper. Eto na yung bago nating wiper. Ayan. Yan. Bali, i-unlock muna natin to. I-push nyo lang tong plastic na to. All the way down. Ayan, ga-unlock na siya. And then, ganito natin siya ikakabit. I-shoot lang natin sa butas yung wiper holder. Ganyan. Tapos, i-hook natin yung nakabend na bakal na yan. Tapos, push all the way up. Ayan, ganyan. Tapos, ilalock. Simple lang mga bossing. Nakabit ko na yung dalawang wiper natin mga bossing. Pero hindi pa tayo tapos. Yung gray na to, ayan, kailangan pa natin tanggalin yan. Hatakin lang natin. Bali, ito yung pinaka-cover ng wiper.
Ayan, tanggalin din natin sa kabila. Alright, yan na. Ready to use na siya. Ayan, testingin natin kung maganda ba yung wiper na to. So, ganyan itsura niya. Testingin natin kung fit ba itong nabili nating wiper. Yun. Ayos. Oh, mas malinis na siya. Yung dati kasing stock, eh, may mga naiiwan na tubig. Tapos, hindi na masyadong malinis. Hindi na niya malinis yung salamin. Alright. Ikakabit ko naman ngayon yung nabili kong antena. Pero bago natin tanggalin yung stock, parinig ko muna yung reception sa inyo. So, stock pa rin yung gamit natin. 87.5, malinaw. 91.5, malinaw. 97.10, malinaw. Pero seryoso. Oops. Itong mga sinasabi. 106, malabo. 107.5, malinaw. 101.10, malinaw. Off ko na, baka makopyright. So, tingnan natin kung ganun pa rin ba yung reception kapag napalit natin yung aftermarket na antena. Ito yung main reason kung bakit kailangan kong magpalit ng antena. Kasi yung stock na antena, yan, naka-bend siya. Yan, sagad na bend para hindi makasagabal dito sa roof rack na kinabit namin. Pero naka-usli pa rin siya doon, nakaka-apekto siya pag may karga. Ayan, kaya papalitan ko ng ganitong antena. Ayan. Madali lang naman ikabit to. So, tatanggalin ko na itong stock. Ikutin lang natin. Ayan. Siyempre, itatabi natin to. Tapos, ito na yung aftermarket. So, meron siyang parang chip sa loob. Siguro, pampalakas ng signal. Tingnan natin. Tapos, pasensya na, maingay. Ginagawa kasi yung kalsada dito sa subdivision para sa paglalagyan ng Manila Water. So, itong antenna aftermarket, meron siyang kasamang 3M na double-sided adhesive. Sana lang makapit kasi sa tingin ko hindi ito original na 3M. At may dumaan na tricycle. So, bali ito, i-shoot lang natin dito, i-screw lang. Ayan. Ay, hindi pala nakikita. Ayan, i-screw lang. Papasok. Tapos, ihigpitan. Ayan, may ako nahigpitan. Kunyari, nahigpitan na. Tapos, ganito na siya. Shoot natin. Ayan, ganyan na siya. Tapos, nakadikit. So, ikabit ko na lang maayos. Na, ikabit ko na yung bagong antena. Bali, scan ko muna itong radio. Ayan, scanning na siya. Tapos na mag-scan, testingin natin kung may nabago ba sa reception, kung humina ba, lumakas, or same pa rin. Ayan natin, unmute ko lang. 87.5, malinaw. 91.5, malinaw. 97.10, malinaw. 106, mahina talaga yung frequency na to. Ayan, ganun din sa stock na antena. 107.5, malinaw. 101.10, malinaw. I-mute ko na, baka maka-copyright ako. So, same lang yung frequency niya, same lang yung reception niya, ganun pa rin, same dun sa stock. Kinailangan ko lang talaga magpalit ng aftermarket na antenna kasi nga sumasabit yung stock antenna doon sa aming roof rack. Next naman, ikakabit ko tong cover dito sa lock ng pinto. Ito siya, kulay red, glossy, para match dito sa ating espresso. Meron siyang double adhesive tape. Sana lang makaapit. Bali, apat na peraso na to. Ayan. Dito natin siya ikakabit sa may pintuan. Dito. Ayan. At maingay sa labas. Ito siya. Ayan, ganyan. Bali, ididikit lang natin. Hindi, ganyan na itsura niya kapag walang cover. Ayan, para siyang skeleton. Pero pag nilagay natin itong cover na to, ayan, mas pogi. Ayan, ganyan itsura niya. Hindi ko pa
pa nadidikit. Ganito na yung itsura niya mga bossing kapag naikabit na. Mas malinis. Mas magandang tignan kaysa nung para lang siyang skeleton. So, yan lang. Yun lang muna mga bossing ang update dito sa aming Suzuki Espresso. So, hopefully, magkaroon kami ng extra time ulit ni Mrs. Kasi simula na lang back to office, sobrang naging hectic schedule. So, baka by next week or the following weeks, magkaroon na ng mas malawag kaming schedule ni Mrs. Makapaggala na ulit kami. Marami na kaming pinaplanong puntahan. Gustong-gusto na namin maggala gamit ang aming Suzuki Espresso. So, sana samahan nyo pa rin kami sa aming mga susunod na gala. Dito ko natatapusin ang video na to. Maraming maraming salamat sa inyo. And see you on our next vlog.